ba? May bago na naman ako natuklasan. At kakausap ko, gagaling ko lang sa kaibigan kong mayaman. So, i-share ko sa inyo ngayon yun. Na-share niya sa akin about, meron kasing nagtanong sa akin, bakit daw, yun nga, may problema sila about sa kanilang mag-asawa about financial management. Meaning, bakit ang mag-asawa nagkakaroon ng problema about sa pera, about sa pag-handle ng pera? Well, nagsimula yan actually sa mindsetting natin na nabuo nung mga bata pa tayo hanggang ngayon. Bago natin pag-usapan yan, there are two kinds or two sources ng pag-acquire ng mindset. Ang mindset, it's incoming at saka outgoing. So, incoming, yun yung mga nakikita mo, naririnig mo. So, halimbawa, nung bata ka pa, anong nakikita mo sa environment mo, yung nanay at tatay mo, paano pag-handle nilang pera? Ang tatay mo ba ay binibigay lahat ng sahod niya sa nanay niya, sa asawa niya, sa nanay mo? Or binibigyan lang siya ng portion ng sahod niya, binibigyan lang ng budget yung babae, at yung tatay ang gumagawa ng budgeting. So, paano ang set up? Dapat, ikaw, isipin mo ngayon, noong bata ka pa, paano ba silang humawak ng pera? So, actually, yun ay nagsimula na mag-develop kung paano anong mindset mo about sa pera. Yun nga, nakikita rin yun or nabubuo ang modeling sa mga naririnig at nakikita. So, nung bata ka pa, kapag sinasabi ng nanay mo na kung ano yung nasa pagkainan, pagtiyagaan nyo na yan, kontento na kayo dyan. Diba? So, yun, tumanim ng tumanim sa isip mo na akala mo dapat ganon, na makontento ka na lang. So, nagkakaroon na tayo ng mindset na dapat pala makontento na, which is mali pala. Dapat pala, gumawa ka ng paraan. Di ba meron niyang kasabihan na kapag daw maiksi ang kumot, matutong mamuluktot. Pero, alam mo ba, poor mindset yon. Ang rich mindset doon ay kung maiksi ang kumot, maghanap ka ng paraan para makabili ka ng mas malaking kumot. Yun. Okay, mabalik tayo dun sa mag-asawa. So, ayun. Kapag mag-boyfriend, mag-girlfriend pa lang sila, ang babae at ang lalaki, magkaiba sila ng kinalakihan. Minsan, kapag ikakasal na yung mag-boyfriend, mag-girlfriend, na-overlook yun. Hindi yun napag-uusapan. Kinakasal sila nang hindi yun ang napag-usapan. Kaya, nung mag-asawa na sila, ayan ang problema. Lahat, pareha silang nagpakaramdaman kung ano ba yung magiging setup nila sa pera. Pero, kailangan mong maintindihan, kung gusto mong ma-solve yan, kailangan mong maintindihan ano ba yung pinanggalingan niya nung bata pa siya. Both side. Hindi lang ikaw. Dapat siya din, ipaalam mo sa kanya kung paano ka bang lumaki when it comes to money. Yun. Kapag nalaman mo na yung both side, mas maiintindihan mo, kaya pala siya ganun. Diba? So, you have to meet halfway. So, dapat win-win lang. So, ngayon, ito yung kinalakihan ng asawa mo, tapos ito yung kinalakihan mo. So, ngayon, gumawa kayo ng isang plan. Ano ba ang dapat yung gawin para mag-work out yung makabuo kayo ng para sa inyo? Kasi, yung gagawin nyo na yan, mayroon siyang impact sa development ng magiging anak nyo doon sa makikita nyo. Makikita niya kung paano kayong humawak ng pera. So, be careful. Tapos, yung mga sinasabi natin sa mga anak natin, na makontento ka na lang dyan, yan, mga salitang ganun. Dapat, maging careful tayo. Pwedeng sabihin na, anak, ganito lang yung, ito lang ang pagkain. Siyempre, nagkaroon mo, diba? So, kung gusto mong magkaroon ng mas masarap na ulam, mag-aral kang mabuti,
Maghanap ng trabaho, pagdating ng araw na kaya mo na at bumili ka ng ulam. Diba? So, tatanim sa isip niya yon na dapat pala pinaghihirapan. At, I mean, you have to work for it. Sabi nga. Okay? So, yun. Kung gusto nyong, kung bakit ang mag-asawa nagkakaroon ng conflict sa pera, nagsimula yon nung bata pa kayo. Pero huwag mong sisihin ang magulang mo. Kasi, namalan na lang din naman nila yon. Hindi din nila alam na nabuo na pala yun sa kanila at naipasa na nila yun sa'yo. So ngayon, ikaw nang may control ng buhay mo, dapat be careful. Diba? So ngayon, kung gusto mong maging mayaman, mag-start ka ng mag-isip at mag-act na parang mayaman. Have a great day!